Aces Graphics. Thank you, Jenny Kagiwa. Thank you, Jasper. Thank you, Dimple ni Jello. So, ayun. Sa mga hindi pa po nagsha-share, share nyo na Aces. Share lang ng share. Share kayong lahat. Ay! Andito si panghilod ni JL. Alam nyo, hindi kayo nagkatagpo. Nakita ko na kayo parehas si panghilod ni JL at si libag ni JL. Pero hindi sila magsamag ka ibang lugar. So, kailangan nyo magtagpo talaga. Kailangan nyo magkita ang dalawa. Panghilod ni JL tsaka libag ni JL. Oo, nasa Mindanao kasi si panghilod eh. Talagang di talaga sila pinagtatagpo kasi alam mong pag nagkita sila, mag-aaway talaga eh, yung libag tsaka panghilod. Thank you, Samantha. Thank you, Vamos Ace. Thank you, Jello Bear. Ipa-LB si Silibag. Sige. Pero kailangan pa rin ng panghilod eh, para paano yun? Paano mo mapapa-LB si Silibag kung walang panghilod? Thank you, Jichu, sa halo-halo. Thank you, Ava Grace. Belated happy birthday kay Ken Alet. Sana na-enjoy mo yung birthday mo. Thank you, Jenny. Thank you, the Aces Graphics. Pa-arborn ng shorts mo nung nasa Bohol. Pwede naman. Sige. Kakabili ko lang na na-arborin mo agad. Papalumain muna natin. May something. Oh, meron akong pimple patch. Huwag kayo nasa ilalim ng bibig ko. May pimple patch ako kasi nagkaroon tayo ng isang malaking pimple. So, kailangan natin yun. Lagyan ng pimple patch para mag-heal tsaka para mawala yung bump. Thank you, Berish. Good luck sa entrance exam mo sa college, Imarel Castro. Thank you, Daximus Prime, sa Four Leaf Clover. Thank you, the Aces Graphics, sa Let's Go Team sticker. So, ayan, Aces, mukhang marami-rami na tayo. Mukhang ready-ready na kayo sa ano. Mga kwento. Kala mo talaga intense yung kwento eh. Pero yun nga, syempre, tagal natin din nag-stream. So, for sure, marami tayong mga baon, maraming naiipon na kwento. So, etong stream na to ay punong-puno ng chismisan. Sanay naman kayo dyan eh, di ba? Mga chismoso at chismosa kayo. Thank you, Kai! Thank you, the Aces Graphics. Mana sa'yo. Hoy, hindi ako chismoso. Tsaka hindi ako chismoso, no? Nagiging chismoso lang ako pag kausap ko kayo. Kasi ang dami niyang tanong. Ang dami niyang gustong ano. Before showcase, ano ba yung mga ano ganap natin? Kaya na yung magpaalala. Kasi ang dami eh. Bohol. Yung Bohol, nag-stream ako nung nasa Bohol eh. So, nakuwento ko na yun. Diba? Tama, diba? Nag-stream na ako nung Bohol. So, okay na yun. Na-tour ko pa nga kayo sa room ko, diba? Tsaka, ano, tawag dito. Sa KCC. Ayan. Kahit ano, kahit nagkikwento ako, pwede nyo pa rin i-share yung stream. Tsaka, keep sending stickers, Aces. KCC Malls. So, ayun. Pag-usapan natin ang ginawa natin sa KCC. Ang ating mall tour sa Mindanao. Unang-una. Tari, sobrang formal ng kwento.
Hindi. Overall nung mall tour namin sa ano sa Mindanao, grabe talaga, sobrang memorable. As in, sana nga yung mga taga Luzon na kita nyo din yung mga nangyari or nandun kayo. Pero sayang, magkakalayo kasi. Pero, alam mo yun, yun yung mga something na, yung mga bagay na hindi mo i-expect na mangyayari. Na, kumbaga, alam namin na merong mga aces doon, pero hindi namin alam na ganun karami, ganun kadami yung talagang nakakakilala sa amin. Although yung iba, hindi pa aces. Yung iba talaga doon, parang in-invite lang nila ng friend ng aces or family ng ibang aces. Or yung iba, hindi talaga totally namin fan. Kumbaga, parang na-curious lang siguro. Tapos, alam mo yun. Hindi namin expect na ganun. Ganun yung paano ba to? Ganun yung basta, tapos na yung kwento yung ano, wala na ako kaisip. Tinamad na magkwento. Eh. Pero yan, yung una, yung sa Marvel, sa Coronadal, yun talaga, as in, ano, hindi namin talaga in-expect lahat ng mga pangyayari. Nung papunta pa lang kami dun sa una kasi, di ba, yung flight namin pa Jensen kasi walang straight flight pa Coronadal. So, ang ginawa namin, nag-stay muna kami sa Jensen para mag-prepare, mag-makeup, tapos natulog ng konti. Kasi, yun nga, halos wala kaming tulog kasi kakagaling lang namin sa lahat summer. So, after nun, nag-empake pa kami. So, hindi na kami talaga nakatulog kasi 3 a.m. yung alis namin papuntang airport. So, doon na kami natulog sa Jensen. Doon na kami nag-prepare, nag-makeup, tsaka nag-bihes. Tapos, bumiyahe kami sa KCC ng mga 1 hour. Malapit lang naman. So, ayun, doon kami nag-prepare sa Jensen. Tapos, para diretso show na sa Marvel. So, yun nga, nung sinabi ng nila Mama Bear, nila Ate Jovi, na halos puno na yung ano yung venue. Akala namin, syempre, di naman talaga namin i-expect na madaming pupunta. Kumbaga, masaya na kami kahit ilan lang yan, ilang tao lang yan. Pero, never kami nag-expect na mapupuno yung venue, ganyan. Tapos, nung nakita namin, actually nakita ko na din yun sa Twitter, yung may nag-post na isang aces. Sila Manay ata. Tapos pinakita nila yung tao. Hindi pa puno pero halos, alam mo yun, yung halos mapupuno na. Grabe talaga. Nagulat kami. As in, gulat na gulat. Ayoko na isample kung paano kami nagulat. Basta imagine niyo na lang. Huwag na kayo maarte. Tapos, ayun nga. So, syempre, andun na kami sa KCC. Andun kami sa backstage. Rinig na namin lahat ng mga tao every time na binabanggit yung pangalan namin or yung may song namin na piniplay. So, dun pa lang, parang yung adrenaline namin tumataas na talaga. So, yung, alam mo yung parang ganadong-ganado ako mag-perform. Yung, parang kahit 10 song yung i-perform mo, hindi ka mapapagod. Ganyan. So, tapos, yun nga, nung nandun na kami sa gilid ng stage. Sobrang ano talaga, nung nagsasalita pa lang kami sa mic, ang lakas talaga ng mga sigaw ng tao. Yung wala ka talaga maririnig kahit ano kasi ang lakas talaga. So, ano mo yun, parang grabe ganun pala dito. Ganun pala ka grabe yung support sa mga sa Mindanao. Ganun ka warm yung ano, yung pag-welcome nila sa amin. Tapos, paglabas namin ng stage, yun na talaga, as in, sobrang, lakas ng crowd, sobrang lakas ng mga sigawan, to the point na, hindi talaga namin marinig yung, yung music. So, parang, sobrang saya niya. Pero, yun nga, dahil sobrang lakas ng mga sigaw ng mga tao, hindi na talaga marinig yung music. Pero, alam mo yun, parang, syempre,
kumbaga, tuloy-tuloy pa rin. Kahit, ano, nagkaroon kami ng struggle na marinig yung music. Iba pa din eh, kahit, alam mo yun, nage-enjoy kayong habang nag-i-struggle. Kasi, ano, yung pag-cheer ng mga tao sa'yo. Basta, ano, medyo nauutal ako ngayon kasi hanggang ngayon pag naaalala ko, sobrang speechless lang talaga. Yung parang wala kang masabi sa nangyayari. Kaya nakakataba ng puso yung mga ganong klaseng moment. Tapos, yung next naman namin is yung sa Jensen. So, ayun, syempre, yung sa Marvel, okay na kami doon. Busog na kami sa lahat ng suporta, di ba? Ang daming tao, kumbaga, sa Jensen, okay lang. Kahit ano, kasi nakapunta naman sila sa Marvel. Tapos nung sa Jensen, grabe, mas madami. Ang dami din tao, punong-puno din yung venue. So, wala. Di na namin talaga inisip yung ano, yung tuloy-tuloy na show. Kumbaga, oo, napapagod. Pero iba pa rin yung pag may nakikita kang mga tao sa harap mo na grabe, sumuporta. Tapos yung iba, bumiyahe pa galing sa ano, Luzon or sa ibang iba't ibang lugar. Parang, hindi, bakit ka mapapagod ay yung mga taong sumusuporta nga sa'yo? Ginagawa lahat para mapanood or masuportan kayo. So, ano mo yun, mawawala talaga yung pagod mo eh. Sobrang matatabunan yun ng saya tsaka ano. Thank you, Ate Pia. Bumiyahe from Davao to Jensen. Si Panghilod. Gulat na gulat ako nung nagpakilala si Panghilod sa akin. Tapos, sayang. Hindi sila nagtagpo talaga ni Libog. Feeling ko away talaga to. Hindi! Ako ang mananalo. Sasabihin ni Panghilod, ako ang mananalo. Tapos sabi ni Libog, hindi, mas malakas ako. Tapos gagawin ni Panghilod, duhilo din ko. Thank you, Daximus Prime, sa large attack sticker. Tapos yun, after nun, lumipad na kami. Lumipad na kami pa Zamboanga. Thank you, Ate Pia. Ayan, sa Zamboanga naman, syempre, nakapunta na, sa Jensen din naman nakapunta na kami. And sa Zamboanga din, nakapunta na kami. So, nung yung pinakahuli talaga, yung pinaka nilook forward namin sa Zamboanga. Ano? Yun nga, yung syempre, yung mga tao doon, pero yung pagkain talaga, yung bukang bibig namin. Kasi sobrang na hindi namin malimutan yung ano, yung alabar sauce. Sobrang sarap. As in, favorite namin lahat yun. Except kay Nate kasi seafoods yun. Thank you, Ate Pia! Kung pupunta kayo ng Zamboanga, kailangan nyo matry yun kasi iba talaga. Iba talaga siya eh. Tapos yun, nung sa Zamboanga, ano, sobrang daming tao. As in lahat, lahat ng Marvel, Jensen, Zamboanga, sobrang init ng suporta ng mga tao, ng mga aces sa amin. Lahat ng mga aces Mindanao, sa lahat ng mga taga Mindanao na ano pumunta sa amin. Iba talaga. Thank you. Kaya ano, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Kahit yung sa mga timbahay or hindi mga nakapunta, alam ko kahit wala kayo doon, nakasuporta pa rin kayo sa amin. Basta sobrang saya namin na nangyayari yun sa amin. Kumbaga, yun yung mga bagay na parang iniisip lang namin, parang ini-imagine lang namin na mangyayari tapos natupad siya. So, alam mo yun. Sana talaga sa, ano, mas sa susunod, mas dumami pa yung mga, syempre, yung aces and mas, ano, mas maging solid pa yung samahan natin lahat. And syempre, thank you din sa KCC Malls. Tsaka sa Chowking, sa hindi naman yan magiging posible kung wala yung suporta nila. Diba?
ba't muna ang bait mo ngayon? Ngayon lang to, guys. Para mamaya, lagot kayo sa akin. Nagbanta. Thank you, Ate Pia. Thank you, what's up, Jared? So, yon. Yun yung sa KCC. Yun yung thoughts ko sa KCC. Sino ba dito yung mga ano pumunta? Or baka meron dito mga bagong aces na nakita kami nung nasa Mindanao tas aces na ngayon. Si John Paul. Nako, kaya may naman yung iba. Hindi naman matagal na kayo aces. Huwag niyo ako niloloko. Oy, magwa 100k na. Let's go! Huwag niyo ako niloloko. Matagal na kayong aces. Basta, sa mga bagong aces dyan, yung iba kasi nag-feeling eh. Basta sa mga bagong aces dyan, and welcome na welcome kayo dito sa family natin. And, for sure mag-e-enjoy kayo sa lahat ng pangyayari. Sabi nga nila, family is love. Ano pa yung next? Yun nga, yung next naman is yung family feud. Diba ko, natatawa ako pag pinapanood ko yung episode na yun eh. Alam mo yung parang walang camera. Nung nalaman namin na lalaro kami sa family feud, alam mo yung sobrang excited ka na parang ano yung ilalaban ka sa ano, world ano. Parang lalaban ka sa ibang bansa. Hindi ko na ikikwento yung buong pangyayari kasi napanood niyo na naman. Pero, ayun, akala namin talaga nung una talo na kami kasi natambakan kami nung Bini. Alam niyo naman, kami sibling group, hindi talaga nagpapatalo, so hindi mo malalaman kung sino yung mananalo talaga. Kumbaga, tsambahan. Hindi naman tsamba. Kumbaga, kasi sa sobrang competitive namin dalawa, hindi mo malalaman kung sino yung mananalo. So, kumbaga, ikaw na yung parang bahala mag-isip kung kami ba or Bini mananalo. Basta, kahit trainees pa lang kami, wala talaga nagpapatalo sa amin. Pero ayun, nung sa third round, nakahawal kami. Grabe talaga. Sobrang intense. Alam mo, game lang siya eh. Pero yung kaba mo, para kang lalaro sa international na, ano, pang international na competition. Ganun. O, sa Olympics. Ganun yung kaba niya. Mas, promise, mas doble pa yung kaba sa performances. Kasi, ano siya eh, parang, oo, hindi physical, pero yung utak mo yung papaganahin mo. Kailangan mabilis ka talaga mag-isip. Wala si Nate. Apat lang kasi eh. So, ayun. Si Nate din naman din nagsabi na ayon niya kasi alam niyang pangmasa yun. So, baka wala siyang maisagot din. Kasi usually yung mga tanong sa family feud is pangmasa. Kaya support na lang siya. Pero feeling ko kung sali si Nate, masaya din eh. Kung ano-ano din isasagot nun eh. Alam niyo naman yun. Kung lima lang yung pwede, mas masaya siguro kung ando si Nate. Grabe ang barda mo kay Maloy. Actually, marami pa yun eh. For sure, ano yung iba, ano, sa sobrang dami kong binara. Siguro, binawasan na nila. Sobra-sobra. yung kay Malay siguro yung nilagay nila yung pinakatumatak. Pero sobrang dami ko pang binardo ko si Joanna, si, kahit si Aya, si Stacy. Siguro nabingi na yung mga staff ng GMA. Binawasan na nila sa sobrang ingay ko. Tsaka sa sobrang dami ko sinasabi. Lahat kasi ng sagot nila may pinaglalaban ako. So, ano mo yun? Malay mo naman, maging effective yung explanation ko tapos magbago yung isip nila. Ay, oo nga, tama nga si JL. Alam mo yan.
Tapos yun nga, kami yung lumaro ni Aki sa final round. Ako, kabang-kaba na ako nun kasi nung si Aki na yung sumalang, nandun ako sa likod, dun sa holding area. Tapos, ano mo yung parang yung malamig na pawis na yung tumutulo sa mukha ko. Promise, pag andun ka, sa mga nanonood dyan, kahit ako eh, parang pag nakikita ko yung mga naglalaro, tapos bakit yun yung sinagot niya? Ay, ano ba yun? Ba't yun yung sinagot niya? Ano, ganyan. Pero pag kayo nandun, promise, mahirap talaga. As in, hindi mo talaga alam, hindi agad papasok yung gusto mong sabihin. Kumbaga, kung ano lang yung parang available sa utak mo, yun yung sasabihin mo. Kaya ano, ayun. Yung sa mga nagsasabi dyan, kung inaasaran nyo ako about dun sa gate. Tama naman yung gate ah. Bakit? Di ba nandun yung guard na sa gate? So, papakita mo yung ID mo. Basta gate. At least, ano, tama yung gate. Hindi ko lang nasabi kung saan gate. Pero ang nasa isip ko nun, school. Pero nasabi yata niya. Pero, alam mo, yung nasa isip ko din nun na hindi ko maibigkas. Ano, bangko. Yun yung nasa isip ko. Alam mo kung bakit nasa utak ko, gate? Kasi sa, yun nga, sa ABS, papakita mo yung ID mo. Tapos gate lang yung nasabi ko. Tinatawanan nyo ako pag kayo naglaro doon. Tatawanan ko din kayo. At least, di ba, nakadalawa akong ano, yung top answer, yung plastic, tsaka ano, tsaka yung cashier, di ba, nahabol pa. At least yung plastic na sinagot ni, ano, nila, ng Bini, nagamit ko siya ng final round. Hindi pa, yung plastic na nagpatalo sa Bini, ginamit ko siya sa final round. Ibig sabihin, yung plastic para dun talaga sa final round. Kumbaga, yung Bini na, ano na yun, kumbaga, na pre-med na namin yun. Etong plastic na to ang gagamitin natin sa final round. Tapos, yun nga, dahil sa plastic, natalo yung Bini. Tapos, yung plastic na yun, kinuha ko. Tapos yun yung nagpanalo sa amin. Pero ano, alam mo yung sa sobrang enjoy ka, nage-enjoy ka, parang di mo na alam na may camera. Tapos hindi ko alam na lumalabas na yung pagiging kabitenyo ko. Na akala mo palaging galit. Interaction mo with Kuya Ding Dong. Sobrang cool lang ni Kuya Ding Dong. Alam mo yung parang kaedad mo lang. Thank you, Daximus Prime. At least yung ano, di ba? Isa panghuli ng daga, pusa. Siyempre, pusa talaga. Akala ko ngayon yung top answer. Eh, kasi pusa talaga yung number one na nanguhuli ng bubwit. Eh. Tabu pa. yung tabu talaga, the best. Yung kay Maloy. Pinaka-the best yun. Panghuli ng dagatabo. Tsaka plastic. Paano? Paano pinanghuli yun? Alam mo yan, bilis pa ng pag-tap ni Mali eh. Tabo! Confident pa eh. Tapos after ng mga 2 seconds, na-realize niya. Ba't tabo yung sinagot ko? Eh, sobrang crucial pa nung ano, kasi third round yun. Sobrang crucial pa nung sinagot niya yun.
Binabackstab mo na Bini. O hindi. Hindi ko binabackstab Bini. Alam ko mapapanood nila to. Pero alam nyo, after naman nung Family Feud, tuwan-tuwa kami kasi kahit sino talaga manalo doon, masaya kami. Kasi ang pinaka masaya doon yung experience. Kasi yung Family Feud napapanood lang naman namin. So hindi naman namin in-expect na makakalaro kami doon. So yung experience pinaka mahalaga doon. Hindi kung sino yung manalo o matalo. Kaya wag niyong pag-aawayan kung sino yung nanalo o ano. Kami, hindi kami nag-aaway doon kasi masaya kami para sa isa't isa. Kahit na may sumagot ng tabo at plastic, okay lang yun. Masaya kami. Masaya kami. Tsaka gate, ayan. Idadamay ko na yung sarili ko. Thank you, sister. Thank you, Siley. Sa mga nagtatanong din kung bakit hindi nyo alam yung sa Starstruck. Nag-audition kasi ako sa Starstruck. Tapos, nasa parang pinaka-final na. Kumbaga, yung pinaka tawag dito. Kasi marami kami nung umpisa. Tapos, andun ako sa parang final stage. Tapos, dun ako parang hindi ako natanggap. Parang ganun. Pero sobrang nakakatuwa na yun, parang sinabi nila yun sa yun nga, parang naging part ako sa GMA, which is, alam mo yun, hindi ko, parang sobrang proud ako naging part ako ng GMA. Kasi isa din yun sa dahilan kung bakit nandito ako ngayon, kung nasaan man ako ngayon. Kasi lahat naman ng pinanggalingan natin, dun tayo nahuhulma. Doon tayo natututo. Doon tayo gumagaling. Iiyak na yan. Baka kayong umiyak. Place panahon. Thank you, I am North, sa four leaf clover. Tapos, ano na yung next after Family Feud? Thank you, Jichu. Thank you, Doximus Prime. Showcase na ba? Yung next. Ah, oo, preparation for showcase. So, after nung mga ganap na yon, nag-prepare na kami para sa showcase. Actually, yun nga, nung una, kinakabahan pa kami kasi parang 3 days or 4 days na lang. Hindi pa kami physically and mentally prepared. Kasi nga, yun nga, galing kami sa mga mall shows, tas meron pa kami hindi na kukompletong mga sayaw. Pero, nung nag-rehearse kami ng dalawang araw, parang doon na unti-unti na kami nagiging confident kasi nabuo na namin lahat in 2 days lang. So, yung parang last 2 days, parang yun na yung parang polishing na lang, tapos nirarun na lang namin yung mga lahat ng songs namin para yung stamina din namin yun yung ma-work on dynamic stamina pagdating sa show. Tapos alam mo yun, yung may time talaga na parang bago ka matulog, iniisip mo yung showcase, ano ko yung mangyayari, kung ano bang magiging reaction nyo sa mga performance namin, kung matutuwa ba kayo, ganun. Basta before showcase talaga, ang daming nangyayari, ang daming iniisip, ang daming yun nga, madaming struggles, pero lahat ng yun parang nalampasan namin. Pati kayo, kumbaga, for sure, lahat ng kayo, ang dami yung struggles din sa pagpe-prepare din sa showcase. Pero lahat tayo, nung araw mismo ng showcase, sobrang saya. At saka, alam mo yung parang,
Yung parang ang gaan sa pakiramdam after kasi alam mong successful lahat. Oy, thank you, X-Marky, sa Chocolate Heels. Thank you, D'Amico. D'Amico. So, ayun, nung mismong araw na ng showcase, so, ito na. nung papunta pa lang kami dun sa mismo, sa Sky Dome, ano, nakita na namin kayong lahat na nakapila. As in, ang aga nun, sabi ko, ang aga naman yung mga aces, siguro mga 11 a.m. nang papunta na kami dun. Tapos pagkita na yun, ang haba na ng pila. Sabi ko, grabe. Grabe talaga yung effort ng mga to. So, ano mo yun. Dun pa lang parang ma-feel mo na agad yung excitement eh. Tapos nag-rehearsals kami na syempre para masanay kami sa stage. Tsaka yung mga lightings, lahat ng mga mangyayari. Tapos, oh, sumilip kami nun. Nagulat. Sumilip kami. Grabe yung sigawan eh. Alam mong, ano eh. Alam mo yung parang kahit ang haba ng pila, parang nawala yung simangot eh. For sure nakasimangot na iba kasi ang init do sa pila. Oo nga. Pero yun, nung nagsimula na yung showcase, parang wala, yung para ka lang, ako totoo, para ka lang talagang nasa sa panaginip. Kasi makikita mo lahat ng aces, lahat kayo nandun. Tapos may hawak kayong light sticks, meron kayong hawak ng mga banners, yung mga mukha namin, yung baby pa kami. Ano mo yun, parang dati, parang iniisip mo lang yung ganun eh, or lagi lang namin sinasabi, kahit sa Kumu. Sa Kumu live stream or sa mga interview, yun yung lagi namin sinasabi. So, para ka lang talaga nananaginip. Tapos, nung nagpe-perform kami, para kaming lumulutang, lumilipad lang. Although, yun nga, nagkaroon ng mga konting technical difficulties, pero naitawid pa rin. Tsaka, alam mo yung kahit anong mangyari, wala, mag-enjoy lang kami. Kahit anong, basta, kung may mahulog man na lapel or may mahulog na mic, wala, enjoy lang natin to. Isipin natin, para lang kami nagpe-perform sa harap ng family mo, ganun. Na kahit anong mangyari, proud sila sa'yo, ganun. Parang, ano mo yun, parang lumilipad ka lang talaga na hindi mo na nafe-feel yung pagod, yung pawis. Yun yung mga bagay na ano, may isip mo nung nandun na kami sa stage. Siyempre, andun din yung ano, yung beanie, tapos yung ibang P-pop group na sumuporta sa amin, yung vision, yung G22 kaya, tapos yung si Rusu, tsaka si Dre, andun din. Tsaka yung mga ibang, sila AC, yan, andun sila. Tsaka yung mga boss na nanood. So, ayun, ito yung chance na parang, syempre, nakapagpasalamat na kami. Pero ako personally, kumbaga itong stream, gusto kong magpasalamat sa lahat talaga nung nag-effort, tsaka lahat ng isa supporta nyo sa pagpapromote, sa pagpapatrending. Sa ano, alam ko, yun nga, ang dami niyong ginastos dito kasi meron kayong bumili kayo ng merch box ticket. So, alam mo yun, sobrang salamat talaga kasi hindi naman magiging posible lahat ito kundi dahil sa inyo. And syempre sa mga bosses, sa team BGYO, sa mga staff, kay Direct John Mall, sa coaches namin, sa family ko. Grabe. Thank you so much po sa inyong lahat. Kasi binuo nyo yung taon namin. Kahit kakasimula pa lang. Hindi ako iiyak. Pinanindigan eh.
Pero ano, sobrang nakaka-touch kasi ano talaga. Tapos yung ginawa niya pang video, grabe talaga yun. Sobrang tinitiis ko talaga na hindi umiyak kasi alam ko mahirap talaga kumanta pag kakaiyak lang. Oh, as in malapit na. As in, alam mo yung parang tutulo na yung luha mo pero pinipigilan mo kasi yun. Bigger venue sa solo con. Yes, i-manifest natin yan. For sure, sa susunod, i-manifest natin na mas marami na lalo yung Aces at mas malaking venue na. Diba? Manifesting for solo con. Yes, i-manifest natin yan. So yun, yun lang yung mga kwento ko kasi tagal nating di nag-usap. Ano pa ba? Ano pa ba yung gusto ninyong ikwento ko? Ano pa ba yung mga ginawa namin lately? Nung meet and greet. Ay, oo, nung meet and greet, grabe. Alam mo yun? Alam mong lahat ng tao parang, ano, yung pagod na, pero antok na din. Pero talagang pinush talaga yung meet and greet. Sorry sa mga nagpuyat, ganyan, sa mga naghintay. Pero alam ko kahit ano, mahaba yung pila. Pinush nyo pa rin yun para, ano mo yun. Pero grabe pa rin yung mga, ano, yung taas pa rin ng energy kahit ano oras na, kahit umaga na. Sabi nga ni Milo, pumasok ng Friday at lobas ng Saturday. Two days na showcase pala ang nangyari. Oo nga, si Milo nagstay din. Kaya magpasalamat ako kay Milo kasi iba din yung suporta niya sa atin. Oo, worth it naman yung paghihintay. Lalo na yung ano, yung mga lumipad pa talaga galing ibang bansa at ibang, iba't ibang lugar. Sinulit na din talaga nila kasi yun nga para before sila bumalik. Sulit. Thank you Bamas A sa lechon. Paano naman yung mga lumangoy? Eh mas ano yun, mas doble ang ano nun. Mas worth it talaga yun, yung paglangoy. May utang kang picture sa akin, JL. Nako, Ate Pia, madaling-madali ka nun. So, hindi ko kasalanan yun. May flight ka pa kasi nun eh. Ingat, panghilod ni JL. Ayun nga, after pala nung ano, nung showcase, yun nga, meron pa kaming ano, UPLB tsaka Batangas. Yung sa UPLB, grabe yung ibang Aces na ano, bumiyahe din. Alam mo yung puyat sila nung ano, pero pumunta pa din sila dun sa Los Baños. Tapos, after naman nun, yung iba, dumiretso din ng ano, ng Batangas, grabe. Muntik pa ako sumabay sa van service nyo. Kala ko kapatid ko. Buti na lang hindi ka napasakay sa service namin. Oo, grabe magmahal ng Aces.
Pero after naman ng tatlong sunod-sunod na yun, nakapag-rest naman kami ng dalawang araw. Kaya, ano, super okay kami after nung mga ganap na yun. Tsaka alam mo yun, kahit na pagod talaga, hindi mo maiisip kapag ganun yung mga ganap nyo. Parang, ay, ang dami naming ganap, ang daming blessings. Parang imbis na mapagod ka, mas masaya ka pa eh, alam mo yun. Ayan, yung mga team bahay naman dyan, yung mga nanonood sa ano, sa live stream. Iba pa din yung ano, yung supporta niya sa amin. As in, alam ko, gustong-gusto niyo makapunta, pero may mga ano, yun nga, malayo, yung iba, sabihin na walang pambili ng ticket, or hindi pinayagan ng magulang. Alam ko, gustong-gusto niyo, pero marami pa talagang susunod, so wag na wag kayong malulungkot. Wag na wag kayong ano, mawawala ng pag-asa kasi darating din yung oras na makikita niyo or makakasama niyo kami na walang hirap, like di kayo babiyahin na malayo. Malay niyo, mag-perform kami sa tabi ng bahay niyo, di ba? Basta hindi niyo masasabi kung kailan tayo magkikita, pero for sure yan. Na-open mo ba yung gifts? Actually, hindi pa. Andito pa yung mga gifts eh. Ayan o. Hindi ko pa na-unbox. Pero darating kasi sila ano. I-unbox na ba natin? Hindi ko pa nakukuha lahat eh. Siguro sa susunod na lang. Kasi meron pa akong hindi nakukuha kasi ang dami. Kinuha ko lang to ng isang kuhanan. Sino nakaisip ng bagong rap sa tawag dito, sa showcase sa Panaginip? Actually, ang nakaisip ng concept sa si Coach Mickey talaga. Tapos parang ipina-assignment sa amin na gumawa ng yun niya, kay Mickey gumawa ng rap, tapos kami ni Aki gumawa kami ng parang yun niya, ad-libs or melody. Ginawa lang namin 'yun. Actually, ginawa namin yun nung nasa Mindanao eh. Parang habang nagpapahinga. Thank you, Clever Dean, sa clap sticker. Thank you, Vien. Get well soon kay Mami Mayet, sa tita ko. Pagaling ka. Kamusta na? Okay naman, Clever Dean. Oy, 100k stickers na pala tayo. Thank you, Aces. Thank you, what's up, Jared? Anong masasabi niyo sa mga ano, mga pasabog namin na performance? Tsaka sa choreo ng Extraordinary tsaka Game On. Nagustuhan niyo ba? Ginulat niyo kami. Paano yung gulat? Pasabog. Trending sa Twitter. Oo nga eh, nakita ko, grabe. Ano yung pinaka-favorite niyo dun sa mga bagong ginawa namin? Panaginip. Game On to Be as Transition. Ako yun din pinaka-favorite ko eh. Grabe yun. Yun yung literal na ipupush mo talaga yung sarili mo. Kasi from Game On na performance. Tapos transition sa Be As. Thank you, Daximus Prime. Yung takori mo.
paulit ng Tam version. Pwede naman. Yung Tam New Koryo. Aware ka ba na nag-slide si Cap? Hindi, nalaman ko lang 'yun nung ano napanood ko yung video. Hindi ka, kasi pag nasa performance kasi ako, focus talaga ako sa ginagawa ko. So yung if ever na nasa harap kasi niya ako, nasa harap ako noon, so nasa likod siya. Hindi ko talaga napansin na nag-slide siya. Nakita ko lang nung after ng concert. Tapos alam mo 'yun, tawa ako nung tawa. Siyempre naman, kahit ayaw kong tawanan si Jello kasi wala na akong magagawa eh. Hindi ko naman siya matutulungan kasi sa video. So, matatawa ka na lang. Pero ang smooth ng pagbalik niya, 'di ba? Oo nga, congrats kay Jello sa new MV niya with Maris. Grabe, nakakadalawang MV na si Kapitan na Kapitang 2x2. LT sa'yo sa game ng showcase. Actually, talagang bumawi kami nun sa game kasi yung first performance, di ba yun nga yung nagkaroon ng technical difficulties para alam mo yun, para ma-loosen up yung ng mga tao dahil sa nangyari. Tinulak mo si Milo. Sabi nga ni Milo, nung after na, kaya daw pala sumakit yung likod niya. Tinulak ko siya. hindi naman mo, sabi ko, hoy, hindi naman yung malakas. Paano sumakit yung likod mo dun? Hindi niya nga napansin yun eh. Sabi niya sa akin, nalaman niya lang daw na tinulak ko siya nung nakita niya sa video. Bagay sa'yo mag-host. Pwede naman. Pero feeling ko hindi bagay sa akin yung mga host na yung mga formal. Mas bagay ako sa pangbardagulan na hosting. Bombarda ka lang ng guest. Parang showtime host. Pwede din. Malay mo, di ba? Hindi ba ako nakakapag, wala pa akong experience sa hosting. Pero feeling ko naman kakayanin. Ako na yung host sa susunod na event. Magugulat kayo, no? Pag simula ng show, ako yung lumabas na host. Tapos pag magpe-perform, segue lang. Kumbaga, after ko mag-host, i-introduce ko yung BGYO, tapos sasama ako. Inagawan si Milo. Milo, kabahan ka na. Sabi nila, pwede daw ako mag-host. Baka mapalitan kita. Open ka ba for MV? Oo naman. Open naman ako sa lahat ng Sabi ko nga sa inyo, kung ano mong role o ano mong opportunity dumating sa akin, kukunin ko yan. No, hindi ako mag-know kasi naman yun. Grab lang ng grab ng opportunity. Thank you, Daximus Prime. BMMK host. Ba't naman MMK host? Huwag naman papalitan si Ma'am Charo.
Tatanggapin ko lahat. Huwag naman ganyan. Ay, thank you po! Ninong wish I may, wish I might. Thank you po, Ninong Wim Wim. Double daw nitong goal. Pwede. Pag ka ikaw actor, script, ano? Nawala. Anong jolonggol? Anong ganang jolonggol? Si JL, pag ngumingiti, nawawala yung mata. Cute. Wala po talaga akong mata. Never po ako nagkaroon ng mata. Thank you, Hannah Crystal. Oy, ayun nga pala na feature kami sa Grammy. Grab. Nung alam, nalaman namin 'yon nung papunta kami sa mismo nung sa Sky Dome, tapos si Ate Jovi yung nag-announce sa amin. Sigawan kami na sigawan sa van. Kasi nung una ayaw namin maniwala kay Ate Jovi, sabi namin. Ate Jovi, baka ano lang 'yan, baka fake na website lang 'yan. Syempre Grammy 'yun eh. Tapos nung chinek namin, official na website talaga nila. Grabe sigawan namin sa van. Kung na-video lang yun. Ito naman, pasample lagi ng pasample ng ano. That pala hindi ko nakinuwento, pasample kayo ng pasample. Kahit pagsigaw. Visayas soon. Oh, soon naman sana magkaroon ng Visayas tour. Ba't nagagalit? Di ako galit. Nag-i-explain lang. Thank you, Jay Barameda, sa congratulations sticker. Sana magka-award kayo sa Grammy. Malay mo naman, di ba? May anger issue ka ba? Serious question. Kayo lang naman nagsasabing galit ako eh, pero normal na talking voice ko naman 'to eh. Buti nakikita mo pa yung comments. Actually, hindi ko nakikita, hinuhulaan ko lang yung mga kino-comments niyo. May sakit ka ba? Grabe naman yung tanong mo. Porkit laging galit, may sakit. Ang bait mo kasi ngayon. Ganda ng kwento, utang talaga. Ano kaya nakain ni JL? Mukhang mabait. Magkaiba kasi yung mabait sa mukhang mabait, guys. Huwag kayong magpapautu sa ganyan. Yung nag-volleyball kami sa Batangas. Ayun, sobrang saya din nun. Kasi after nung performance namin sa Chowking. Sa Halo-Halo Land. Nag-banana boat muna kami. First time ko mag-banana boat. Pero sabi nga ni Ate Jovi, huwag daw pataubin. Pero, alam mo, ang bilis. Nakakatakot. Kaya, ano, mas okay din na huwag na pataubin kasi meron pa kami mga ibang shows. Oo nga, grabe yung sigaw ni Ate Jovi sa amin. Parang, alam mo yung parang nanay na nagpapaalala. Napagalitan si Aki. Tapos yun, after na nag-volleyball kami.
kasama dun si ano, si Coach Adam, tsaka si Kuya Miko. Saya eh. Sana sa susunod andun kayo, tas maglaro tayo lahat. Kamusta dive sa buhangin? Sorry, hindi ko napigilan eh. Nag-dive, hindi ko na inisip yung buhangin. Tapos after na nag-dodgeball kami. Muntik lang matamaan si Ari Jovi kaya umiwas siya dun nung habang naka-livestream. Na-miss mo maglaro. Oo naman, lagi kong ano, nami-miss yung ano, paglalaro ng volleyball. Oo, nanood din ang show kay si Kuya Daniel. Handa ka na ba sa Star Magic Sport Fest? Hindi ko alam eh, bahala na. Basta pagdating doon, gawin na lang natin yung best na. Sino ba dito yung mga pupunta sa Sunday? Nag-gym ka na ba? Hindi eh. Siguro tagal ko nang di nag-gym. Mga 3 years. 3 years na ata. Ayan, see you sa mga ano, sa mga pupunta sa Sunday. Oh, kasi yung training naman namin para ka nating nag-gym, tsaka meron kami mga workouts. Asan yung ibang BGYO? Nagpapahinga sa kanya-kanyang condo. Rest day niyo pala bukas. Oo, in-announce ko yan, di ba? sobrang seryoso pa yung ano eh. Yung pagkaka-announce eh. Kala mo talaga may sasabihin. Yung pala rest day. Siyempre, kasi nung sinabi sa amin na sabihin yung schedule, magkakasunod yun, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Siyempre, isasama na natin yung sa Saturday. Ay, oo, nung nasa Batangas kami, nanood kami ng horror movie. Kaming lahat. Grabe talaga yung takot namin. Yung pinanood namin yung Incantation. Ang intense talaga. Ang daming nangyayari. Tapos para ka na lang ano. Lahat nagtatago sa ano eh. Nakaganun eh. Tapos si Kuya Jaime tsaka si Aki na nanakot. Tapos laging tinatakot si Coach Jerwin. Sinong pinakamalalang reaction? Halos lahat kami napapasigaw eh pag yung may mga jumpscare. Panoorin niyo yun, promise. Pero di ko kaya panoorin niyo mag-isa. Kaya niyo ba manood mag-isa ng horror? I always. Ang tapang niyo naman, edi kayo na. Kayo na yung hindi matatakotin. Pero para ka namang ano nun kung manonood ka ng horror mag-isa. Okay lang yung mga normal movie tas mag-isa eh. Pero pag inanood ka ng horror mag-isa, anong trip mo nun? Saya kaya.
Masaya sa umaga para may ilaw. Umaga naman pala. Kamusta ang Paris, Bebs? Anong meron sa Paris? Kami ni Jen. Ba't naman nadamay ako dyan? Nananahimik ako dito sa Pilipinas. Nanonood ka ba ng K-drama? Hindi. Thank you, Daximus Prime, sa Pot of Gold. CV daw ng BTS. Parang layo naman. What did you say? Hope you understand. Yung side profile mo daw, my dude. Let's go 200k diamonds! Sige, kanta tayo pag nag 200k. Keep sending stickers, Aces. Thank you, sister. Thank you, Trixie. Thank you, Hannah Crystal. Thank you, Vamos, Ace. Hope you understand it's not a role. Naka-makeup ba ako? Wala na eh, inalis ko na. Happy second anniversary sa Tori Morris. Saan province mo? Sa Cavite po. Masaya ba mag-concert? Sobra. Nahiya ako sa'yo nung meet and greet. Ba't naman nahiya ka pa, Bien? Minsan lang mangyari yun dahil kinakapala na natin mukha natin. Excited ka na sa Singapore? Oo! Siyempre, basta out of the country, exciting yun. Ba't naman kayo kinakabahan sa akin? Pag sa harap. Kapalan nyo naman yung mukha nyo, guys. Gayahin nyo ako. Baka mabarda. Kahit matahimik ka, kahit madaldal ka sa harap ko, babardahin at babardahin din kita. So, walang difference yun. Kung naiiya ka sa akin, babardahin pa rin kita. Let's go, Aces! 200k, kakanta tayo. Ano oras matatapos live mo? Hanggang 7:30. Thank you, Daximus Prime. Thank you, sister. Thank you, Ati Iza. Thank you, Daximus. Thank you, Mickey Sode. Bagay sa'yo yung hair mo. Thank you, Pete. It's an honor na mabarda. Kasama kayo sa 1MX London. Hindi ko sure eh. Wala pa namang announcement. Tsaka walang sinasabi sa amin. So wala akong masasagot dyan. Post ka, JL. Screenshot lang. Thank you, Tita Eddie! Sige, post.
Thank you, sister. Oy, 2K na lang. Anong 1MX ko ba? Thank you, Ate Pia sa Chocolate Hills. Thank you, Daximus Prime. Sige, kanta na tayo. Saan nang galing yung 1MX Kubo? Gumagawa kayo ng sarili niyong event. Na nagpapaalala sa akin kung paano ba magmahal. Oh, sanay na sanay na sa'yo humihimlaya. Ito yung opening song natin. Are you ready? Kumanta ng hindi bumubukas bibig? Ano ka? Ano ba yun? Saan ka nakakita ng ganun? Game, let's go! Mami! What up? Thank you, Daximus Prime! Thank you, Hannah Crystal. Thank you, Angel BGYO. Thank you, Ante KV. Anong next song? Thank you, sister. Game on, beat it. Lumiliwanag. Lumiliwanag aking ngiti kapag kausap na. Thank you, Daximus Prime, sa Lucky Duende. Pasensya na. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw ibibitaw sa iyong sayaw? Thank you, Brian. Thank you, Breakthrough. Bakit uhaw ikaw rito, dito ka lang sa tabi ko, mananatili. Uhaw, uhaw, uhaw. Stay hydrated po. Can I lay by your side? Next to you, and make sure. Kisa me? Ano yun? Promise guys, wala na akong alam sa mga bagong song ngayon. Alam ko yung mga bagong song, pero wala na akong time magkabisado talaga. Itagal ko ng hangarin, ikaw'y papalapit. Thank you, I am North. Sa akin, tuliro, kakaisip sa'yo. Mundo. What's up, party people? I'm mundo.
Clovers BH. Thank you, Levi, the Hokage. Paubos na load ko, pero kaya pa yan. Kaya pa yan. Siguro last song na lang tayo before tayo mag-end. Sorry kung late. Okay lang, Levi, na pag-usapan ka na namin. Bago ka dumating. Thank you, Ate Sake. Thank you, CN Bright. Thank you, Daximus Prime. E paano kung hindi ka nakilala? Siguro nakakulong sa nakaraan, di ma. Thank you, sister. Ang sarili. Kumain na ba kayo, Aces? Yes, Aces, baka naman bago mag-end, baka mag 300k pa tayo. Kain na kayo. After ng Kumu. Sige. Kumain na ako eh. Thank you, Ate Sake. Oy, thank you, Sandy, sa Chocolate Hills. Thank you, what's up, Jared? Oy, thank you. Thank you, Ninong Wim Wim. 300k na tayo. Oh my God. Grabe. Thank you po, Sandy and Ninong Wim Wim sa Chocolate Hills. Dahil dyan. Sayang yung last kasi totoong Chocolate Hills na talaga eh. Ano bang song? Yung pang ano natin? Pang huli. Anything. Yung chill lang. Sige. Sorry, Aces, wala pa akong mga bagong songs na may aalay sa inyo. Ito na lang. Cover speech. Kinulutan yung I love you. Anyways, Aces, so ayun, gusto ko magpasalamat ulit sa lahat for everything. Thank you, Aces, sa mga ano, nag-send ng stickers, sa mga nag-share ng stream, sa mga nakipag
bardahan, nakipag-chikahan. Sobrang na-miss ko kong magkwento sa inyo. And, ayun, see you sa Sunday, sa mga Aces na pupunta sa Sunday. And, see you din sa next stream ko. And, I hope marami pa akong magawa sa next stream. And, makwento. So, ayun, Aces, kumain na kayo ng dinner. Tapos, pahinga kayo, stay hydrated. And, uminom kayo ng vitamins. Thank you, Super Balong and DL Rama sa Malacanang. Uy! 400K Diamonds! Grabe naman yun. Grabe naman na comeback stickers. Diamonds yun. Thank you so much, Ace, sa mga nag-send ng diamonds. Thank you sa mga nakipagkulitan. Pahinga na kayo tonight. And dahil magkikita pa tayo sa Sunday. At bukas, rest day namin. Tandaan niyo yan. Kaya magpahinga din kayo. Bye-bye, Aces. Love you all. Bye-bye.